family days, of course, to spend a little time and reflect on our own, spend more time with our families. So I hope you're able to do that. Teka po, nawawala po ang aking guest. So hopefully, he gets to press the link again. Send mo naman ang message, Erica. So hopefully nga po, we were able to spend a lot of time thinking the past few days. Sana po mas okay na po tayo ang situation natin. Of course, our quarantine has been extended. I think that is for the best. In the meantime, wait, sasend ko lang po ng message ang ating guest. Habang po nagsisend ako ng message, hello po sa mga sending their comments right now while we're live. Hello na po sa inyong lahat. And again, please keep sending your comments. And if you have any questions and if I get to see it right away, please do so. Write your questions. Ayan. Sandali lang po. Ayan. Hinihintay ko po ang aking guest. Medyo okay na kanina. Parang nawala po siya. While we're waiting for our guest, I'd like to say welcome to Liberty de la Cruz. Ayan, si Giselle Maica, si Erica Palacios, Mimi Villarreal. Of course, Marlene is also watching again. Ayan, si Annette D. Hello po. Alam niyo po, kahapon na nagulat ako because everything nga is happening right now online right now. Diba lahat po ng, halos lahat po ng ating meals that we want, dinideliver na po. Even pala mga services and mass, they're done online. So, medyo, it was such a thrill for me to be able to find a service yesterday. And syempre po, nakapag-pray po tayo. Ayan, eto na po siya. He is back. Ang dami na sa karating nagtatanong, sino ba ang guest mo? I always want to make sure that it's a surprise para naman po ma-surprise kayong lahat. He's a very good friend of mine. Pag sinabi ko na kung paano siya nag-umpisa, alam niyo na po kung sino siya. Of course, he is the grand champion of the Star and the Million. Please welcome. I call him Master. Kung bakit po malalaman niyo in a while. Oh, dapat lang i-share. Parang baka secret na lang yon. Anyway, here he is. Erik Santos. Ayan. Yay! Hello, Erik. Kumusta ka na? Miss na miss. Nakita, grabe ha. Hey, Pipay. Hello sa mga milyong-milyon mong tumusbaybay sa iyong Facebook Live. Hi everyone and Happy Easter. Happy Easter, Pips. Happy Easter to you. Alam mo, bago pa nag-umpisa ang ating quarantine, medyo antagal na kitang hindi nakikita. When was the last time ba? Nakita tayo. Wedding ng anak ng friend nating si Mila. Yes, wedding ni Mila. Yeah. Actually, wedding ni Mila yan. Oo, wedding ni Mila. Hi, Mila. Sana nanonood si Mila. Normally, nanonood naman si ang friend natin eh. But yeah, It's been a long time. But I see you. I of course, I follow you on most of your social media accounts. Lalong-lalo na sa IG mo. Parang patagal ng patagal ang quarantine. Eh, pagaling ka ng pagaling magluto. Yes, yan ang natutunan ko. Yan yung na-discover ko sa... Isa sa mga bagay na na-discover ko sa sarili ko. Sabi ng family ko, uy, masarap ka pala magluto. So, ngayon mo lang ba itong na-discover? Ngayon ka ba talaga nagka-time lang para magluto? Or paminsan-minsan nagluluto ka na? I have no patience kasi pagdating sa kusina. Eh. Gusto ko lang kumain ng kumain. Pero since for the past ilang weeks na ba? 4 weeks na naka-quarantine tayo, eh syempre naghahanap tayo ng kung ano yung pwede nating gawin. And cooking is one of them. So, medyo, yun nga, masarap pala ako magluto. Nako ha, ang usapan po namin ni Erik is pagkatapos po nitong quarantine natin and everyone is already safe and pwede na po tayo lumabas. Sabi ko, pagluto mo ako, tapos ako naman, of course, a dish. What is your specialty dish as of the moment? Yung talagang alam na alam mo, hindi ka mapapahiya pag sinerve mo sa mga guests mo.
Well, gusto nila yung iba't ibang version ko ng pasta. Ayun, nakita ko nga yung shrimp mo with lots of garlic. May shrimp pasta. Last night, I cooked pasta with smoked salmon. So, masarap. Pasta. Sige, kailangan manamnaman ko naman yang... Mahilig kasi ako sa pasta eh. So, ako rin, di ba? Actually, mga first few dishes ko rin are pasta dishes. I don't know why. Kailan na lang... I just learned na ang pasta pala, masarap talaga siya kapag sinerve mo ng fresh. Nang galing talaga sa kalan, nang galing sa yung bagong luto talaga. Bagong boil, no? Mm. Dapat matry mo rin, Eric, yung freshly made pasta talaga. As in, may pasta maker. Natry ko yun eh. Wow. Muli ako ng pasta maker, kaya lang, grabe po sa effort. Huwag na, bumili na lang tayo. Oo, start talaga from the harina to whatever. Mm. Masarap po, pero sobrang effort. So, maganda na rin yung instant, di ba? Kaya ako po na-invite si Eric is because normally, every time po meron tayong Facebook live session, meron po tayong certain topics, no? Alam ko, Eric, kung napapanood mo. So, because si Eric po ang ating guest ngayon, I chose na mas na po na ang concept natin or ang topic natin for today is music. Sorry, maingay ba? Hindi naman. Parang wala ka namang zoo dyan. So, may bago kang ibon. Alam ko yon, di ba? Yes. What kind of bird is that? It's a cockatoo. It's it's called Moluccan cockatoo. Cockatoo. So, ever since ba, Eric, mahilig ka na sa animals? I've seen your dogs. Mahilig akong mag-alaga ng aso. Pero not to the point. Ikaw kasi si... Sila Kalisi, tinatabi mo sa pagtulog, you know? Oo, as in sobrang baby ko talaga. Lalo na ngayon, because of course, we have so much time. I bathe them. Nabrush yan. Sobrang baby ko talaga. And they really, they give me lots of joy, no? Yes. Madami na ako naging pets nung araw. Pero ngayon siguro because I have more time and naaliw talaga ako, naaliw nila ako. Ayan. Ako naman, I love playing with them, pero hindi ako yung tatabi sila sa pagtulog. Parang iba-iba kasi tayo, di ba? So, sa akin, hindi ako yung ganong klase ng owner. Not yet, siguro. Ako rin dati. Mm-hmm. And then you get so attached to them. Anyway, Eric, may mga nagtatanong. Cynthia Malasing. Ang gwapo-gwapo mo daw, Erik Santos. Thank you so much for being so daw ang GF mo? kunyari wala akong alam. Yun na lang. Wala nga eh. Buti nga wala. Kasi ngayong quarantine, mahirap magkaroon ng GF. Relationship. Unless magkasama kayo. Unless, where na quarantine is, she happens to be, or you happen to be in her place, diba? Pero pwede pa rin na mauwi. It's like having an LDR, di ba? Oo. Mahirap nga ngayon, di ba? But aside from, of course, the cooking and spending time with your pets, before this, I know you're very busy, of course, with all of your shows. Ako, kung meron pong isang madaming racket po in the business, isa na po dyan si Erik Santos. Napakasipag po niyan. I-share ko ba? I-share ko kasi paano ko ba i-describe ang isang Erik Santos? Proud po ako dahil baguhan pa lang po si Erik, naging super close na kami. So nakita ko siya mag-grow into a better performer. Napakagaling na po niya kumanta, but he actually got even better sa pagkanta. Alam mo yun? Wow. Hindi, totoo to ha. I mean, your voice, it's already been maganda at magaling, pero I guess practice really makes perfect. So, naiba na ngayon. Ngayon talagang, pag kumakanta si Erik, damang-dama ko yung every word na binibigkas mo. Para, well, coming from the concert queen, wow. Thank you. No, pero totoo yan. I mean, how do you describe it? You can't describe it. You just have to hear him. So,
ako curious ako, Eric. Si Eric po, performer siya, umaarte rin pala siya, diba? Umaarte na, nag-i-guess. Bukod sa maarte po ako talaga, na-joke na. Nagugustuhan mo ba pag gumaarte ka? I mean, when you're asked to do a drama piece. It's a different, ano, it's a different experience for me. Masyado akong na-challenge, lalo na kapag may pinapagawa sa yung director mo ng isang bawa a certain scene na kailangan mong gawin. Doon ako na-challenge, lalo na kung hindi talaga siya yung second nature sa akin, unlike singing. Pag singing kasi kakanta ka para ka lang humihinga. Alam mo yun yung isa pa hindi ka na mag-isip. Alam mong yun yung ginagawa mo almost every day of your life. Pero yung acting kasi for me is napakahirap siya for me. Kaya nung sinubukan kong magkaroon ng acting project, nung kinuha ko ng MMK, parang after nun, naging mas mataas yung respeto ko sa lahat ng mga artistang, lalo na yung mga actors talaga. Kasi hindi po siya madaling gawain. Hindi po siya madaling gawin. Totoo yan. Si Charlene Lazaro, sabi, ang galing-galing na daw umarte. Yes, after si Eric sa MMK. Nakakailang MMK ka na ba? I had 3 episodes of MMK. Oh, okay. Ano yung pinaka-favorite mo, if you were to choose? Well, lahat favorite ko kasi iba-iba ng istorya. Ang iba-iba lang siya ng ano, kumbaga ng level ng difficulty when it comes to yung scene na ginawa ko. Kasi mayroong mas, alam mo naman pag MMK, kailangan may ano, di ba, may kailangan merong part na talagang heavy acting. Yes, pang award piece. May ginawa ako. This was with Angeline Quinto. Nung nabasa ko yung script, akala ko light lang. So, inaccept ko siya. Nung nasa shoot na ako, nasa taping na ako, sobrang bigat pala nung mga scenes. So, wala na. Pasubo na ako. So, wala na akong choice kundi gawin talaga yung lahat ang pinapagawa sa akin. Pero naging maganda naman yung feedback. So, I'm happy na nagustuhan naman ng mga nakapanood. So, if you're asked to do a movie, let's just say, an indie film, a movie, type mo rin. Nakagawa na ako ng isang movie with, dinireksyon ng kaibigan ko, one of my best friends, si GB San Pedro. Naging entry siya sa Cinemalaya in 2014, I think, or 2015. Galing, ayan na po. So, Eric is not just a singer, concert performer, actor, producer. Occasional actor. Oo, producer din po si Eric, ha? Napakagaling yan rin. I mean, I respect kasi lalong-lalo na yung mga mas baguhan ngayon, di ba? Because parang you guys are really more conscious about the business aspect, which is very, mm-hmm. very good. I think that's really good. Mm-hmm. It helps you appreciate your craft more, di ba? Mm-hmm. Para pag alam mo yung nangyayari behind the scenes and alam mo kung ano talaga yung value ng ginagawa mo. Mm-hmm. Alam mo, Eric, ang dami-daming nagpapa-shout out. Jonathan Gutierrez, they're all from Hi, Jonathan. California. Nanonood all the way from, tama ba, Dubai ba, mga nakita ko. Ang aking, ano, ang aking sekretaryo na si Erica na never ayaw niya magpakita. Ayan. Si Francesca Gwen from Zamboanga City. Ngayon naman, Eric, hi, I have Francesca. Questions you because of course you're such a great, mas madami ka alam na. Going back to producing pops, I just want to say na isa ka sa mga taong nag-influence sa akin to do it. Eh. Nag-influence sa akin na mag-produce. Kasi, yeah, kasi diba, if you're an artist, ako kasi as an artist, gusto kong mag-concert lang na mag-concert. Because that's my first love. Singing, mm-hmm. performing for the people. Kapag gusto mo mag-concert, hindi mo naman pwedeng gawin yung maghanap ng producer para, uy, produce mo naman ako, kasi parang nakakahiya naman yun, di ba?
So, ang natutunan ko is i-produce ko yung sarili kong concert. And, kumbaga, ang dami kong natututunan sa journey ng pagpo-produce and at the same time na nagagawa ko pa yung gusto ko, yung passion ko, which is performing. Performing and then lahat ng concept na maisip mo, di ba? At least, nasa mo yung control, di ba? Yeah. Mm. And congrats, because all of your concerts did very, very well. So thank God. Thank God. Oo. Alam mo, isa si Eric sa masasabi nating napaka magaling makisama sa industriya. Alam mo wow. yun. Mr. Friendship rin kasi si Eric. And totoo yan, yung magaling siyang makisama. Thank you, Eric. Curious lang ako because when I asked Eric to do this, sabi ko, ikaw gusto ko yung music portion nung aking FB Live. Ikaw yung music session because madami kang alam na kanta. And of course, napakagaling naman talaga ng kumanta. Wow. Thank you. Sabi kasi nila, Eric, music can actually affect our lives. And So, di ba? Pag sad ang music na pinapakinggan natin, na-affect tayo, nagiging sad tayo. Pag masaya ang music na pinapakinggan natin, somehow, na-affect tayo. Mm-hmm. If you were to ask right now, Eric, kung ano ang pwede mong song na i-dedicate para dun sa mga napaka-hardworking heroes natin, ang mga frontliners natin, hindi lang dito sa Pilipinas, pero all over the world. Ano pa nagawin mo yung kanta na makakanta mo for them? For me, yung kanta ko for them is the song You Raise Me Up. You Raise Me Up by Josh Groban. Yes. Can you give us just a sample of that song? You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. May audience ako dito. I know! Yes! Sinabi ko po, ah, wala pa yung music, ah. Wala yung whatsoever, di ba? Paano naman yung, kunyari, Eric, madami nagsasabi, naku, we're just stuck at home, nakakasad naman, nakadepress. Pag nanonood kami ng news, nadidepress kami. Mm-hmm. What kind of song or what song would you choose na pwedeng pang-inspire sa mga kababayan natin or sa lahat ng tao? A song that you think will help them? For me, yung kantang May Bukas Pa. Rico Puno, yes. Actually, kinanta ko rin to sa isa sa mga teleseries ng ABS-CBN. Yung May Bukas Pa na teleserye. Uh-huh. And nung ni-record ko yon, palagi siyang most requested sa akin. Then nung inasa ko ng ABS-CBN to shoot and to record a song for the Pantawid ng Pag-ibig project, yun agad yung song na naisip kong kantahin for all the people na hindi lang sa mga naka-stay sa bahay, kundi sa lahat ng mga taong nakakaranas ng crisis na to. Na ang message kasi nung kanta is very meaningful at talagang napaka-relevant nowadays. Mm-hmm. Very na nice. Kahit gaano kabigat yung pinagdaraanan natin lahat, hindi lang natin ng bansang Pilipinas kundi ng buong mundo, palaging may liwanag sa dulo ng tunnel na kinalalagyan natin ngayon. And kung ano man yung unos na pinagdaraanan natin ngayon, meron at merong araw na sisikat. So, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil sa lahat ng problemang dumarating, laging may solusyon. Tama. So, sa lahat ng mga araw na dumadaan, palaging, there's always tomorrow to begin again. May Bukas Pa, there's a tomorrow. Mm-hmm. The title alone means so much hope, di ba? Yeah, there's so much hope, yes. Ang lakas po ng araw sa amin.
parang apparition dyan. Sandali. Hindi ka, pakisarap. Magulat na lang ako biglang. Ayan. So, actually, ang ganda-ganda nga nung kantang yun. Sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Tama, di ba? Yes. Mayroong ligaya at may bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Diba? Ang ganda. Paano naman yung mga may mga nararamdaman? Ayan. Kunyari, the ones that are not feeling too well physically. Ano kaya yung song na pwede nating i- kumbaga sa i-dedicate for them? Mm-hmm. Just build up their spirits. Again, makalimutan nila yung problem nila for that moment. For me, siguro yung kanta ni Sir Basil, yung Lift Up Your Hands. Oh, yes. Diba? Kahit ano yung pinagdadaanan natin, emotionally, physically, mentally, we lift them up to the Lord. Kasi for me, sa panahon ngayon, wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon. So, for me, that's the perfect song for all of us. Na lahat may pinagdaraanan, na lahat talaga ay emotionally, mentally, ay medyo lugmok. Alam mo yun, yung hindi, sa ngayon kasi, hindi pa natin nakikita. Parang hindi pa natin nakikita yung liwanag. So, for me, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi lift up everything sa Panginoon. Yes, totoo yan. Totoo yan. Paano naman, ano naman ang una mong kantang i-dedicate sa buong mundo? Once, eto na, okay na tayong lahat. Wala na pong message. Nahahanap na po tayo ng cure. At hindi man po, ligtas na po tayo. Kumbaga sa everything is okay na. We can cover the quarantine. Pwede na po tayo mag-move on again with our lives. Anong kanta to, Eric? Hindi na ako mag-iisip dyan. This is the moment. Ayun! Tama nga naman. After all this, itong crisis na kinakaharap natin ngayon, talagang bibirit ako ng isang pangmatindihan. This is the moment. This is the moment. Tama, no? Damn all the odds. Diba? Yes. And we have to savor. That's why nga they always say, whatever moment we are in, diba? Mm-hmm. We always have to savor that moment. Whether yes. It's a good moment or a bad moment. A good moment because pag good, we have to remember that moment. We can't bring it back. Mm-hmm. A bad moment naman po, we have to learn from that moment and thank God, hindi na po maulit yung moment na yon, di ba? Now we can move on for better moments. That's and why... For me, Pipay, sana lang, ang wish ko and pray ko na, di ba grabe yung pinagdadaanan natin ngayong hirap eh, lahat tayo. Sana lang tayong lahat matuto dito. Yung after all this, parang dapat meron tayong natutunan. Hindi tayo dapat bumalik dun sa luma nating nakagawian. Sana meron tayong matutunan sa lahat ng mga nangyayari ngayon at i-apply natin 'yon after ng crisis na ito. Sana nga, no? Sana. Of course, this is really I always say this, we have to learn. This is the lesson and we have to learn from it. So, yun na nga po. Pag natapos to, we pick up the pieces again. Mm-hmm. And then hopefully we come out better people. Mm-hmm. Lahat ng dapat na mabago dapat sa atin, sana mabago po at lahat naman po na dapat ipagpatuloy natin for the better and for the best. Sana po magawa po natin. Mm-hmm. Alam mo, Pips, if I just may add, ang dami kong natutunan sa mga nangyayari ngayon because of the lockdown. Ang dami kong naging realization, ang dami kong naging reflection, and one of them is
yung wala yung mga material na bagay, nawala yung halaga ng mga mamahaling bagay, mga material na bagay. For me, ang importante is yung relationship mo with some of your friends, with your family, and of course, make more memories. Kasi yung pera, sa totoo lang, kahit gaano kakaraming pera at mamahaling gamit, wala eh. Nawawala siya ng saysay, lalo na sa mga panahon ngayon. Totoo yan. Hindi, so, there's really no use for it. Diba? Yes, yes. Yung mga gamit natin, ganun mo naman, naka-t-shirt lang tayo everyday. You know what I mean? These are the basic needs, diba? May konting food po tayo, sapat na po. Tama ka, baliwala po lahat eh. It's really, I think, a relationship with one another. Yes. And tama po si Eric, kung sino po yung nakamahal natin sa buhay, talagang alamin po natin, mga kaibigan, pamilya, and of course, our relationship with the Lord. Sinasabi ko nga, Eric, nagpa-pray naman po ako, pero iba po yung, somehow, iba po yung prayer natin ngayon, di ba? Yes, sa totoo lang. Diba? Parang mas meaningful, ako mas naiiyak ako lalo na pag syempre may naririnig tayo na hindi okay na news, nakakaiyak po talaga, di ba? Pero pag-pray po is yung mas, how do you explain it? Mas deep into prayer. Hindi ko naman pwede sabihin na hindi naman ako serious na nagpa-pray ako dati. Serious ako. Pero parang ngayon, there's so much to pray for, and there's so much meaning sa prayer natin. Ako, I can say na I've never been this prayerful kasi wala eh. Alam mo, Pips, pag nanonood ka ng news, wala ka talagang ibang kakapitan eh. Wala talaga. Totoo yan. Kundi ang Panginoon. Totoo yan. Ano naman na mas... Ikaw ba, Eric, meron ka bang... like certain friends that you're helping out because halos lahat ngayon, di ba, are trying to raise funds to help our kababayans. Meron ka bang certain group that you're helping out? Yeah, maliban dun sa mga ano, aside from dun sa mga ginagawa nating mga concert, mga singing, mga shows from home, nangangalap ng donasyon para sa mga nangangailangan. And personally, meron din akong mga... Ang dami kasing lumalapit, alam mo yun. Mm-hmm. Then, talagang... Of course, kine-check ko talaga kung sino talaga yung may pinaka-kailangan. Then, kahit papano, nagbibigay tayo sa kanila. Tama. Ano talaga, tayo rin naman na magtutulungan, diba? Totoo yan, Eric. Eric, what's the first thing you will do after the quarantine? What are you yourself doing? I want to do something bold. Wow? Something, hindi po ako mag-bold, ha? I mean, yung something na hindi ko pa nagawa sa buhay ko. You want to do something with a statement. Tama ba? Yes, na parang a bold move or something na ngayon ko pa lang gagawin. Alam mo yun? Hindi ko ano pa siya naisip specifically, pero... Is it still something related to concert performing, pero iba lang yung kakantahin mo? Ganun ba yun? Hindi. Yun talagang hindi ko pa nagagawa in my life na hindi ko ma-imagine na magagawa ko pala. And paano mo to naisip? Paano? Sige. Hindi, kasi sabi ko, kailangan magkaroon ng kumbaga ng reason na after ng crisis na ito, masasabi kong I survived. Mm-hmm. I survived this pandemic, I survived this crisis. So parang kapag titingnan ko yon or kapag babalikan ko yung alaala na yun yung ginawa ko right after this pandemic.
Nako, abangan namin yan. Na yun yung, ikikwento ko sa mga anak ko, sa mga magiging apo ko in the future na, ayan, yan yung ginawa ko right after the quarantine. Totoo yan. No, I think we have to, di ba? We have to do something. It makes you think kasi eh, number one, about life. Kumbaga sa, yun, part of the reflection, ako naman part of the reflection is, pag nawala na ako, ano ba yung naiwan kong memory or tulong? Paano ba po ako maaalala ng tao? Tama ba? Mga thoughts that cross your mind, di ba? Madami na ba akong natulungan? Madami ba akong na-inspire? Tama ka. So, aabangan namin yan, Erik Santos. And of course, we are here to support you. And alam, of course, I also like to say na kayo rin, sa lahat ng mga nanonood ngayon, do something na hindi nyo pa nagagawa in the past para meron kayong something to hold on to na, ah, ito yung ginawa ko after ko ma-survive yung crisis na to. Kasi it will inspire you to be a better person. True. Somehow. Yeah. And tama yan, we should step out of our box. Well, definitely, after then, we will step out of our homes. Step out of the box and do something different and do something that kumbaga sa, will make you as a person proud. Diba? Sige, abangan namin yan, Erik Santos. Abangan ko rin yung sayo, Pips. Ako? Eh, madami. Alam mo namang, it doesn't hurt to dream, ha? Lahat po tayo, it's okay to dream and we have so much time now to dream and think of new ideas. And it is even better if we make our dreams a reality. Diba? Yes, they always, that's right. You, when you dream, you have to dream big. Dream na nga yun. So, kailangan, lakihan na po natin. Maging ano na tayo. Kumbaga sa, let's not be afraid. And you'll never know. You'll never know because one day, it usually does happen. Ikaw, Erik Santos, bata ka pa lang, di ba? Batang bata. Hindi, bata pa lang, ito na ba ang dream mo? Nakita mo na ba yung sarili mo na nagpe-perform sa TV at magiging sikat ka one day? Nakita mo na ba nung bata ka? Bata pa lang ako. Well, hindi ko na ito naaalala, pero kinikwento sa akin ng magulang ko, ginagawa kong stage yung dining table namin noong araw. Then, kahit ano yung madampot ko, yun yung ginagawa kong mic. Then, I would just sing. Then, nung college ako, kahit nung high school, I remember, magre-record ako ng mga kanta ni... Ito yung after puberty period, ah. magre-record ako ng kanta ni Martin Rivera, ni Basil Valdez, nila Ariel Rivera. I-re-record ko yan, pupunin ko yung tape, side A and side B. Then, i-re-reproduce ko yun, ipamimigay ko yun sa mga kaibigan ko. Ah, talaga? Yes. Tapos yung process nila, kasi hindi pa, uso na ba minus one nun? Uso na, pati multiplex, yes. Ayun. Ah, okay. Hindi pa naman pala luma. So, bata pa lang ako. Talagang gusto ko na yung, dream ko na talaga is to become a singer. Mm-hmm. And syempre, kapag may dream ka, hindi mo alam kung paano gawin, di ba? Hindi mo alam kung ibibigay ba sa'yo. So, lahat naman tinry ko, then, yun na nga, nung dumating yung Star in a Million, that was my very first time to perform on national TV. Mm-hmm. Iyon, so, hindi ko naman ine-expect, pero ibinigay sa akin, so, and the rest is history. Of course, yes. Mm-hmm. Like I said, you think it, you verbalize it, it happens. It's a dream and it can happen. Mm-hmm. Meron akong tanong kay Eric eh. Ang dami-dami mo nang na-record ng mga theme songs from different soaps. Ano yung pinaka-favorite mo talaga? Isa lang talaga. Napakadami kong favorite eh. Yung isa lang? Siguro my ultimate favorites is yung I'll Never Go. Yeah. I'll never go far from you. Even the sky will tell you that I need you so.
For this is all I know, I'll never go far away from you. Ang ganda naman ng words talaga, I'll never go. Yeah. Ay, muna nga, teka muna nga, curious ako. Kasi lahat naman ng magagaling na kumanta, magaling naman talaga, lalong-lalo na pag sinasabi na nila yung lyrics ng words, diba? Lyrics are very important. As same as the music, but ako kasi na pag narinig ko na yung lyrics, tapos pag at that moment in my life, sabi ko, oh my God, bagay yung lyrics na yan sa nararanasan ko ngayon, in love na kagad ako dun sa song. Diba? Ganun yun, diba? Parang, oh my God, that's what I'm going through right now. I love that song. But, ikaw, Erik, saan mo nakukuha yung hugot ng emotion mo per song? Because every song is different. I mean, pag sinabing sad song yan. But syempre, ang kwento ng iba't ibang sad song is different from the next sad song. Saan mo nakukuha yung hugot mo? Sinabi ko nga kanina, pag si Erik po ang kumanta, napapansin ko kasi lahat yata ng kinantahan niya, nandun ako eh. mapa-wedding, mapa-wake, mapa-concert, mapa-celebration. Pero pag binigkas mo nga yung word dun sa lyrics na kinakanta mo, damang-dama ko yung lyrics. It's not just about the high notes eh. It's not just about the range. It's not just about yung na-reach mo yung high notes mo. Ikaw kasi nararamdaman ko talaga eh. Yung parang pag kinanta mo na, naiiyak na ako yung parang, bakit ganun? Ang sad mo nung kanta. Di ba parang ganun? Saan mo nakukuha yung emotion mo nun? Na-freeze po siya. Ayan. Habang hinihintay po natin ang sagot ni Erik Santos. Ayan po. Mag-hello muna po ako. Bitin po ang aking tanong. Ayan. Pero mag-hello muna po ako. Ayan. Kila Reggie Marquez. Dahil perfect daw ang tinanong kong question. Okay. Habang hinihintay po natin si Erik, babalik po siya. Ayan po. I also want to say hi to Randy Parker. Ayan. And Christine Manila. Nakakaiyak po, Kuya Erik Santos. I guess you meant na pag si Erik ang kumakanta, nakakaiyak, di ba? Ayan. Hello to Christy again, and of course, Ricky Singh, si Bathalina Thompson. Sa lahat po ng parating nanonood ng aking Facebook Live, maraming salamat po. Sana po, again, the idea of me doing Facebook Live is because for this certain time, of course, we want to bring a little bit of a smile in your faces, and we're hoping po na makalimutan nyo po yung mga problema nyo at this time. Most of you po, syempre, most of mga nanonood po sa atin mga frontliners. So during your break, sana naman po, nakakapagbigay po kami ng ligtas. Eto na po uli si Erik Santos. Ayan. Ayan. Oh, Erik, sorry guys, po. Sorry. Ayan. Okay. Kasi nagustuhan daw nila yung question ko. Saan mo nakukuha ang iyong hugot? Hugot? Alam mo, in my 17 years na rin kasi ako sa ano eh, sa industry, no? Medyo may katagalan na rin. Natutunan ko na bago ko i-record yung isang kanta or bago ko mag-perform, ma-practice kasi akong tao, Pips, eh. Kahit na alam ko na yung song, pinapractice ko pa rin yan. Kahit na yung This Is The Moment, pinapractice ko pa rin yan every now and then. Alaga! But yeah. You sing that everywhere. Yeah, minsan kasi meron akong gustong gawin na ibang style ng pagkanta doon sa This Is The Moment. Gusto ko siyang kaya ko siya pina-practice every now and then. Pero going back to your question, ako kasi ang mahilig akong i-internalize muna yung ano, yung lyrics bago ko siya i-record. Prior to going to the session, yung recording session, talagang titingnan ko muna yung ano, yung lyrics niya. Paano bang atake yung gagawin ko sa verse? Kasi ako fan kasi ako nung ano eh, ng unang verse pa lang, mahuhook na ako ng singer. Kasi, okay. As a song kasi, or kapag nakikinig kasi ako ng as, for example, a certain song, for me, it's a journey eh. So, dapat, first line pa lang, yung pagbitaw ng singer,
journey na yun para sa akin. Kumbaga, so, nakuha mo na sila first line pa lang. Yes, so tama ka eh. It's not all singing is not all about reaching the high notes. It's not all about perfections. Hindi yun eh. Ang music is kumbaga more for me more ito sa damdamin eh. Kung paano mo siya ikikwento. It's a story kung paano mo ikikwento at i-convey sa mga taong makikinig. Tama, ayan po. So, kasi mga, diba, Pipay, kapag may kanta, may mga kanta na pag na hindi mo natatapos eh, kasi parang you got bored or parang hindi mo siya na-enjoy, and that's because of personal reasons lang, diba? Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang gusto at preference when it comes to the things like music. And for me, music is an effective way of telling a certain story. So for you to become an effective storyteller, dapat unang word pa lang, unang line pa lang ma-hook mo na yung nakikinig. So ako, effort po para sa akin na mag-record, kasi talagang aside from kailangan dapat vocally okay ka, dapat emotionally nandoon ka sa kanta eh. So I do that. I really internalize the song. So ayan po, narinig na po kay Erik. Not one word, kumbaga sa lahat ng words and stanzas and phrases, talagang dinadama niya. Kaya magaling ka umarte rin. Ganun ba yun? Yeah, because actually singing is acting, but you use your voice, and that's how you affect people. So it's pretty much like acting also. Madaming ano, alam mo Erik, I didn't want to ask this, but madaming curious at nagtatanong. Mag-una na hello kay LRS Irag from Singapore. Hi, hello. Man, si Vanessa from LA, si Aki Yoshida from Japan. And I think Joy Alonso is watching us. I just saw Hi, her. Joy, I miss you na. Ayan. Ano sana ito? Linisin mo rin yung car ko pag nakita tayo. Oo nga, linis siya ng linis sa mga kotse. Ayan po. So, hindi po tayo pwedeng mabore sa staying home natin dahil ang dami-dami po natin pwedeng gawin. Ayan. Ang dami nagtatanong, Erik, kailan ka daw ba magkaka-love life? Ako parati rin akong tinatanong dyan eh. Parang mas excited silang magka-love life tayo kaya masasabi. Sana after ng lockdown, magkaroon na tayo ng love life, peeps. Ewan ko. Paano tayo magkaka-love life? Naka-lockdown na. So, after ng lockdown, ayan. After the love lockdown, life na. Hindi naman. I think ang dami natin gagawin. Ang daming work. Obviously, you're gonna go back to work, di ba? Ang dami ka bang nabitin na work na naka-stand? Maraming nabitin. But, grateful ako sa ano, sa ABS-CBN of course, and sa ASAP, kasi kahit naka-lockdown eh patuloy pa rin yung trabaho namin. Yun nga lang, work from home kami. Pero kahit na nasa bahay eh, kahit papaano, we do our best para makapagbigay ng konting aliw sa ating mga kababayan na nasa mga tahanan nila ngayon, di ba, during the quarantine. I think yan na ngayon ang uso, di ba? Even GMA is also doing their shows online. Thank God talaga for technology, and thank God for our signal. Yes. Fiber. I keep saying it because talaga namang that's the only way to reach out now to people. That's the only way we get the news right away, and of course, to communicate with our loved ones from far, far away. Yes. So maraming salamat po. Ayan. Kailan daw tayo magkaka-show together? Alam nyo, mga kaibigan, napakarami na po namin pinagsamahang show ni Pipa. It's either pinuproduce niya ako ng show. Correct. Or guest ako sa show niya, guest siya sa show ko. Oo. Ang dami na namin napagsamahan, pero siguro yung major show, that's one of my dreams, Pips. After the lockdown, let's do a show. Sure. Ngayon na, kumakanta na ako ulit. Yes. Pwede na ako manta ulit. Ayan. Yeah, why not? You know, anything is possible. And yes, of course. It's always nice to work with people you're comfortable with, of course. Yes. You know. Alam niyo po, isa mga
I'm sure hindi niyo po alam to, pero naging close po kami ni Eric dahil ilang beses po kami nag-tour sa Amerika ni Eric. One of which was, syempre yung aming Queens on Fire, of course, with Ate Reg Velasquez, ayan. The other one naman is with Miss Kule Desma, diba? And both times, alam nyo, talagang pag kasi nag-tour kayo, you're always together, you get to know the person more. Doon po kami naging close ni Eric. Doon ko po nalaman na komedyante pala si Eric sa madami po ako natutunan na words sa kanya na never ko pa po marinig. Huwag natin share dito kasi baka magulat po kayo. Ako naman ang natutunan ko kay Pipay, eh kahit papano yung maging techie. Though I'm not really a techie person, pero si Pipay kasi sobrang techie na tao. So, oh my God. Sa mga panahon ngayon na talagang essential sa ating lahat yung technology, we really have to be techie. Yes. Oo, hirap na hirap akong turuan si Eric mag-edit nung araw, diba? Pero ngayon marunong ka na, diba? Marunong na. Oo nga. Ngayon, ikaw na nagtuturo sa akin, which is very good. I'm so happy for you. Alam mo yon, talagang, I think, Eric, we just have to remind everyone, aside from, of course, inspiring them right now, and trying to forget whatever situation we're in. But I think the lesson and the inspiration has to come from, kung ano po yung natutunan ko naman kay Eric Santos. Si Eric po kasi, ako na magsasabi, from the time I met him, magaling na po siya noon, sinabi ko na po noon. Pero si Eric po, he loves what he does. And nakikita ko yan, he always strives to be better than the best. He always tries to better himself. Kaya nga tuwing naririnig ko siya, naku, iba na naman ang boses, gumaling ka na naman, bakit ganun? Wow! Ibig sabihin po, seryoso siya sa ginagawa niya. And he is where he is right now because he loves what he does. And kagaya ng sinabi niya, kinakanta na niya so many times, papraktisin pa niya ng papraktisin. Tama yun. Ako hindi ko ginagawa yun eh. So, I learned that from you now. Wow, so, those aspiring singers, take it from Eric Santos. Totoo po yan. You have to really, really practice all the time. Alam niya na yung kanta, pero kailangan pa rin. Tama yan. Ano pa? Yes, ano masasabi mo sa mga followers mo, Eric? Sabik na sabik sila sa'yo magka-love life ka. Tsaka syempre. Madaming naghumihingi ng duet from Eric and I. Medyo mahirap po lalo na pag hindi swak yung signal namin. May delay eh. Maraming delay siya. So, ganun na lang po siguro. Siguro, we can record something and then show it kung tumagal-tagal pa po ang ating quarantine. Baka I can prepare something for you guys and then show it here, or Eric can also show it on his Facebook. But yes, ako rin, excited ako to work with you again. Tapos sana kasama natin yung isa pa nating friend na si Vina. Oh yes, of course. Diba? Na-miss ko na rin yun. Oo. Ako naman, ang masasabi ko lang, especially sa mga naka-tune in sa atin ngayon, kasi ako, Pipay, kilala mo ko, I'm a very, like you, I'm a very private person, ano. Friendly tayo, pero we choose our friends. Especially sa industriyang kinabibilangan natin. And si Pipay talaga is one of those people, few people na pinagkakatiwalaan ko bilang kaibigan. So, isa siya talaga sa mga tao sa industriya na tumanggap sa akin with open arms na, alam mo yan, Pipay, na anytime na humingi ako sa iyo ng favor or ng tulong sa concert or ano bang magandang concept dito or kahit wala akong kailangan, kahit minsan, Pipay, wala ka bang ginagawa? Pwede ba akong pumunta dyan sa bahay mo? Kwentuhan lang tayo. So, ganyan po kami ka-close ni Pipay. And masasabi kong si Pipay ang isa sa mga pinaka mabubuting tao na na-meet ko sa showbiz. Oh, thanks naman. That's true. Eric. Thank you. At kaya yung mga Pipa, yung mga naririnig nila na si Pipay daw nice talaga in person. Guys, subukan yung kaibiganin talaga si Pipay, malalaman niyo na it's really true na maganda po talaga ang puso ng napakagandang babaeng ito. Oh, thank you so much, Eric. And yeah, that's true.
Same to you, kaya binibless. Binibless ka rin naman talaga, biro mo. Pang mayaman. Yan po ang joke na. Dati po lang. Pang mayaman yan. Ngayon ako na nagsasabi sa'yo, uy, pang mayaman ha. Joke po namin yan ni Erik. Alam niyo po, napakasarap na kaibigan rin si Erik. Sobrang down to earth, sobrang game. At para nga po dun sa hindi nakakilala sa kanya, komedyante po si Erik. My God. I'm serious. Lahat po ng kanta niya ay napaka, kumbaga sa full of emotions, pero in real life po, sobrang funny si Erik at masarap na kasama. Thank you. Tayo after this talaga. And of course, we're all looking forward to the end of the quarantine. But syempre po, wag po tayo magmadali kung hindi pa po talaga dapat. Yan naman ang masasabi ko. Wag po nating madaliin. Maghintay-hintay lang po tayo and then let us be very, very patient because there's a reason why we are all being asked to stay home. Ayan. Yes, that's right. Mm. Nagtatanong si Giselle Maika, who's your favorite Filipino singer, Erik? Parang sinabi na niya. My favorite, alam niyo, napakarami kong favorite na Filipino singers. Pero kasi ang influence ko talaga, and I've been very vocal about this, si Martin talaga. Si Martin talaga yung after nagbago ng boses ko, from being boses ng yung matinis, di ba? Kapag bata tayo, mataas yung boses natin, then mag-undergo ng puberty. Then after that, yung naging influence ko na talaga is yung mga kanta ni Martin Rivera. So, for me, siya talaga. Siya talaga yung mga kanta niya ang naghubog sa akin ngayon bilang. That's why I am a balladeer now. Because of him. Hubog. Yan ang mga words. Pakilala mo naman ako doon. Magaling ba yun? Gusto mo ba talaga yan? Joke lang! Well, si Martin, oh, mag-guess naman ako sa kanyang Soler FB Live. It's coming up. Yes. Hello ka daw, mag-shoutout ka daw sa mga Erik Santos fanatics. Hello sa mga Erik Santos fanatics. Sila. Hey, sa inyo. Erik Santos friends online, hello. Tinatanong ni Janet Quinto, what are the places you want to visit after the quarantine? After the quarantine, gusto ko muna dito sa Pilipinas kasi dito muna ako sa Pilipinas or the most siguro, Asia muna. Gusto kong i-explore yung Asia actually. Actually, ang pinakamagandang, alam mo sabi ng sabi sila, mahilig daw ako sa word actually. Sorry po, favorite word ko yun. Actually, siya. Ang dapat i-explore natin ni Erik Santos ay ang Pilipinas. Yes, totoo, Pilipinas talaga. Travel tayo ng travel, dapat talagang explore po natin is the Philippines dahil napakaganda po ng iba't ibang lugar po ng Pilipinas. I always tell myself that. But, syempre, di ba, you kind of forget when you get busy. But we should really go to all the wonderful places here in the Philippines. Yes, that's right. Mapagmamalaki naman po talaga natin ang Pilipinas, di ba? Tama, tama. Kaya, after quarantine, explore natin ang Pilipinas, mag-enjoy na tayo, masusuportahan pa natin yung ating turismo. Yes. Diba? So, dito muna po tayo. And of course, we're looking forward to this day. Erik, do you have any special, of course, message sa mga nanonood ngayon? And of course, yung mga frontliners natin, we're also doing for them, diba? Again, sa lahat ng mga nanonood ngayon, naka-tune in ngayon sa Facebook Live namin ni Pipay, kapit lang guys, tulad nga nung sabi ko kanina, lahat ng ito, lahat ng bagyo, lahat ng ulan, gano'n man kalakas, ay may katapusan. And alam ko lahat tayo ngayon ay nasa gitna ng tunnel na hindi pa natin nakikita yung liwanag sa dulo nito. Pero I'm very sure with a lot of prayers, makikita na natin yung liwanag na yan. So kapit lang, huwag tayo mawala ng pag-asa, and to all our frontliners, alam mo yung salitang salamat, Pipay, ay hindi sapat, di ba? Para maipadama natin sa kanila kung gaano tayo ka-grateful sa lahat ng kanilang serbisyo at sa lahat ng kabayanihan na ginagawa nila para lang mabigyan ng
kumbaga masagot yung pangangailangan ng ating mga kababayan. So, maraming salamat po sa ating frontliners. And siguro the least that we can do now is to pray for them, pray for their health, sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Yan talaga ang araw-araw na talagang dinadasal ko, na bigyan sila ng proteksyon, the strength that they need, encouragement upang maipagpatuloy yung serbisyo na ginagawa nila, dahil iyon talaga yung kailangan ng ating mga kababayan. So, hindi ko alam kung personally paano ko pasasalamatan yung lahat ng mga frontliners natin, all the doctors, all the nurses, all the people who work in the hospitals, sa lahat po ng mga supermarket workers din, sa mga sanitation workers, sa ating mga police, sa lahat po ng mga sundalo, lahat po ng mga nagtatrabaho upang kumbaga tinataya yung kanilang buhay, nire-risk yung kanilang buhay para maproteksyonan ang mga tao. Sobra po namin kayong pinagdarasal at sobra-sobra-sobra ang aming pasasalamat sa inyong kabayanihan. And I also pray for our leaders, our government. Talagang sundin lang po natin ang pinag-uutos ng ating gobyerno. Yes, thank you so much, Eric. Alam mo, totoo lahat po na sinabi ni Eric. Maraming salamat po sa ating mga frontliners at syempre sa lahat po ng mga kababayan natin from all over the world. Yes. We pray for your protection. Actually, ngayon iba na, Eric, eh. Hindi lang mga kababayan natin ang pinagdadasal natin, ang buong mundo. Yes. Pinagdadasal natin, which I think is a must. And thank you so much, Eric, for inspiring us. You know, I just thought about this while you were talking. Dapat yata kayong mga champions gumawa, sama-sama kayo. Uso ngayon yung mga video singing and voicing and all that. Maybe you guys can do something, yung mga champions, and then you come. Actually, we've been planning to do one, parang isang project kaming lahat, kasi we have a group. Mm-mm. So hindi lang magsakto yung ano namin, yung kung sino available, kung sino. Mm-hmm. So soon, ayan, sana matuloy. Yeah, I just thought about it, so that would be fantastic. Why not? Yeah, nice to see you guys sing together from different parts of the world. Yes. Thank you, Eric. It's been so fun. Thank you for having me, Pips. Maraming salamat. I hope to see you very soon. Sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming salamat po for always watching. Sana po napaligaya namin kayo ni Eric, even for just a short while. Remember, let's keep our faith. Do not lose hope. Matatapos rin po ito. Malapit na. For now po, we pray for everyone's safety. In Jesus' name. Yes, we pray for protection in Jesus' name. And God bless you all. Thank you, Eric. God bless everyone. Thank you sa lahat ng mga nanood. Thank you, Pipay. Thank you. I'll see you soon. Tatawagan kita, ha? I'll see you. Bye-bye. Bye. Bye-bye po. Love you guys. Bye-bye.